Magandang araw mga bata! Kumusta kayo ngayong araw na ito? Mabuti lang ba ang inyong pakiramdam? O paano mo nasabi na okay ka lang? Palagay mo ang dahilan kaya naging okay lang ang iyong pakiramdam. Very good! Dapat ay mag-ehersisyo araw-araw o gumawa ng mga gawaing nakakapagpalakas ng ating katawan. Ngayong araw ay may mga gawain tayong gagawin na ito ay nakakapagpapalusog ng ating pangangatawan. Pero dapat ay susundin natin ang Philippine Physical Activity Pyramid. Handa na ba kayo? Oo nga pala. Pwedeng PE o anumang komportable kasuotan ang maaari nating isuot. Tingnan muna natin ang mga gawaing pisikal sa ating module na kailangan nating gawin para sa linggong ito. Mayroon tayong dalawang gawain na dapat gawin. Sa unang gawain, sabay-sabay nating isagawa ang mga ito. Samantalang, sa ikalawang gawain, kailangan kayo naman ang mag-isip ng mga gawaing angkop sa hinihingi sa panuto. Tara na! At magtungo na tayo sa unang gawain. Tumayo na po tayong lahat at susundan nyo lang ang aking sasabihin. Tayo po ay mag-inhale at mag-exhale ng 16 counts. Are you ready? Okay. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magaling! Nagawa nyo ba? Okay! Ang ating gagawin ay pagtulong sa mga gawaing bahay. Tingnan natin ang mga nasa video kung ano ang mga gawaing bahay. Tumulong sa pagluluto sa iyong nanay. Pangalawa, maglinis ng sahig o magwalis ng sahig at magayos ng mga basura. Magmop ng sahig. Magayos ng hapagkainan. At syempre, paglinis ng hapagkainan pagkatapos kumain. Iligpit ang mga pagkaing natitira at ito ay ilagay sa ref. Maghugas ng plato. Syempre, banlawan ang mga plato at patuyuin. Linisin ang lababo pagkatapos maghugas ng plato. At syempre, ang mga basura ay iligpit. Ngayon naman ay dumako tayo yung paglinis ng ibang bahagi ng ating tahanan. Ayan. Ang paglilinis ng ating mga pintuan para matanggal ang mga alikabok. Isara ang mga pintuan. Linisin din ang mga bintana. Iligpit ang mga bagay-bagay o ang mga laruan sa at ilagay sa tamang lalagyan. Linisin ang sariling kwarto o silid tulugan. Linisin at ayusin ang mga magugulong gamit, katulad ng inyong mga aklat, mga gamit sa paaralan. At syempre, ayusin ang higaan.
tumulong sa pagbuhat sa mga furniture o mga gamit na pwedeng buhatin para maglinis. Yan, linisin ang mga bookshelves. Linisin ang banyo. At syempre, tumulong sa paglalaba. Ngayon, i-post mo na ang video at gagawin natin ang mga gawaing bahay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang maisagawa ito. And the time starts now. Oh, tapos na ang 5 minutong binigay ko sa inyo. Nagawa nyo ba ang mga gawaing bahay? Oo o hindi? O ngayon, lagyan nyo na ng check ang inyong sagot sa inyong module. At natapos na natin ang unang gawain. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang gawaing pisikal. Pangalawang gawaing pisikal na ating gagawin ay ang pakikinig ng radyo na sinasabayan ng pagsayaw. Mayroon ba kayong radyo? Kung meron man, kunin at patugtugin ang musika nito at sabayan ng pagsayaw. Paano naman kung wala kayong radyo? Sabayan ninyo na lang ang musika na itutugtog sa video na ito. Maaari niyong ulitin ang musika hanggang sa sapat na ang iyong ehersisyo. Tara! At makinig tayo sa ating mga cellphone na magsisilbing radyo at sabayan ng sayaw. Nagawa mo ba ang pakikinig sa radyo na may kasabay ng pagsayaw? Oo o hindi? Lagyan mo na ngayon ng check ang sagot mo sa iyong module. Natin ang pangalawang gawaing pisikal. Ngayon naman ay gagawin natin ang ipangatlo. Ito ay ang pakikipaglaro sa mga kapatid. Meron ka bang mga kapatid? Kung wala, huwag kang mag-alala kasi maaari mo namang maging kalaro ang iba mong mga kasamahan sa bahay tulad ng iyong mga tiyahin, tiyo at tiya, mga magulang, lolo o lola. Handa ka na ba? Bigyan ko kayo ng panahon upang makapaglaro. Maaari itong tago-taguan,
bato-bato peak o kaya ay habulan, tulad na napapanood ninyo sa video na ito. I-pause muna ninyo ang video upang isagawa ang gawain. Tara na at makipaglaro na tayo sa ating mga kapatid. Oh, naisagawa mo ba ang pakikipaglaro sa iyong mga kapatid? Oo o hindi? Lagyan mo na ngayon ng check ang sagot mo sa module. Tapos na tayo sa ikatlong gawaing pisikal. Dumako naman tayo sa pang-apat at ito ay ang paglalakad na higit sa 10 minuto. Isa ring ehersisyo na maaaring gawin sa pang-araw-araw ay ang paglalakad sa ating sariling mga bahay. Mapapanood sa video na naka-play ngayon ang paraan upang maging epektibo ang ating paglalakad bilang ehersisyo. Panoorin lamang ito bilang gabay para kapag kayo naman ay maisakatuparan natin ang gawain. As you have noticed, she was swinging her arms across the center line and twisting her waist. You should not swing your arm across the center line of your body or twist your waist from side to side. You should be bending your elbows roughly 90 degrees while swinging your arms. Your hands should also be loosely clenched. This is how you should swing your arms. Let's continue walking. Another common mistake is lifted and tense shoulders. Notice she is crouching forward and looking downward. Instead, you should keep your shoulders relaxed so that you will not strain your neck. You should keep your back straight and look forward as you walk. That's it for the upper body. Next, let's look at how our legs should be moving while brisk walking. Notice how her heel strikes the ground as she steps forward. Your foot should roll off from your heel towards your toes and push off from the balls of your foot. That's it for our legs. Now let's look at the correct brisk walking technique. Her arms are swinging without crossing the center line of her body, and she's not twisting her waist from side to side. Her elbows are also bent roughly 90 degrees and her hands are loosely clenched. She's looking forward with her back straight and shoulders relaxed. She's walking comfortably, not stepping too far and not too short. Her heels are striking the ground first as she steps forward and push off with the balls of her feet. You will usually encounter slopes while brisk walking. So now let's look at how to walk up a slope. While walking up a slope, you should lean slightly forward to help you balance better. Keep your back straight as you would when you're walking on flat ground. Also, avoid looking up the slope so you'll not strain your neck and take smaller steps. Let's see how to walk down a slope. Similar to walking on flat ground, keep your back straight to help you balance better. Reduce your speed and take smaller steps. Also, bend your knees to help reduce impact to your joints. Now, i-pause mo na ang video ng 10 minuto at maglakad-lakad. Handa na ba kayo? Tara na at maglakad ng 10 minuto. Timer starts now. Nagawa mo ba ang paglalakad ng 10 minuto? Oo o hindi? Lagyan ng check ang sagot sa module. Natapos na natin ang ika-apat na gawaing pisikal. Ngayon ay pumunta naman tayo sa panglima o huling gawain. Ito ay ang pag-jogging. Ang jogging ay nagpapalakas ng kalamnan ng ating baga at puso. Marahil, mas mahirap ito kaysa sa nakalipas na gawain. Subalit, mas maituturing itong ehersisyo na makatutulong mapabuti ang ating mga pangangatawan. Maaari ring panoorin ang video kung paano maging epektibo ang pagja-jogging. Bibigyan ko kayo ng 3-5 minuto at i-pause mo na ang video habang kayo ay nagja-jogging. Tara na at gawin natin ang ating huling gawain, ang pagja-jogging. Timer starts now. At ngayong natapos na natin ang unang bahagi ng ating gawain, dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng gawain. Ang Philippine Physical Pyramid Guide ay may mga nakatakda sa bawat gawain
kung ilang beses ito dapat gawin sa isang linggo. Sa ikalawang gawain, kayo ay magbibigay ng tiglimang gawaing pisikal na inyong ginagawa ayon sa rekomendasyon ng Physical Pyramid Guide. Ang mga gawain ay nakaayon sa mga sumusunod. Pang-araw-araw, 3 hanggang 5 beses sa isang linggo, 2 hanggang 3 beses at 1 beses lamang sa isang linggo. Maaari ninyong balikan ang inyong Physical Pyramid Guide na matatagpuan sa module upang maging gabay sa pagsagot ng gawaing ito. Pwedeng gawin ang gawaing ito pagkatapos ng video kasama ng inyong mga magulang na paggabay sa inyong mga sagot. Tapos na natin ang 2 gawain, tayo naman ay dumako na sa susunod na bahagi ng ating module.